Sa panliligaw sa mga botante, magkaiba na sina Governor E.R. Ejercito at Congressman Egay San Luis. Sumasayaw ang isa. Habang ang isa, nangaharana. Ang talang malayo sa kalangitan. Patalbugan para makuha ang pinakaasam na boto. Unang beses niyang tumakbo sa pagka-gobernador pero naniniwala si Congressman San Luis na sakaling siya ang maluklok dito sa Kapitolyo, makakapagdala siya ng pagbabago sa Laguna. Pero ipinagmamalaki naman ni Governor Ejercito ang karanasan niya sa politika, mga nagawa para sa probinsya at ang kanyang pagiging popular. Akin po ang oras. Mr. Governor, akin po. Sa harap ng mga tao, maanghang ang mga salita nila sa isa't isa, lalo na noong pagkatapos nilang magdebate sa telebisyon. Ako po ay pumapayag o humahamon na tayo po ay magpa-drug test. O kung kasama po HIV, kasama po natin. Ako, drug test, sinasabi ba niya, aga ko? Adi ako sa trabaho. Adi ako sa trabaho dahil 24 oras wala akong tulog para magsilbi sa mga Tagalog. Mas maraming reklamo sa iyo eh. Ito mga dokumentado mga reklamo laban sa iyo. Diba pati bangko, PNB, may utang ka, nakakahiya. Yan ba dala ba ang gobyerno doon? 180 million ang utang niya sa PNB at saka sa China Bank. Yan po ba yung tanong? Syndicated staff. Ang sagot ko lamang, ako po ay mayroon utang, hindi po ako nahihiya. Pero ako po ay hindi po tumatalikod sa lahat ng aking obligasyon na yan. At higit sa lahat, yan po ay hinaharap. Pagkakataon ng mga talumpati para magbatuhan ng kung ano-anong batikos. Banat ni Ejercito, balimbing si San Luis. Napalipat-lipat ng partido. Kung sino nasa pwesto at kung sino may pondo at pera, yon ang kanyang sinusuportahan. Ako ay independyente at ako ay... nasa Partido Liberal. Ay, anong balimbing doon? Nag-NPC ako panandali tapos kinuha ako ni Secretary Robredo. Kasi ang NPC at saka LP magka-koalis eh. Ginagamit ting bala ni Ejercito laban kay San Luis ang pagiging taga-suporta niya noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Patunay raw ang pag-endorso ni San Luis noong 2007 ng mahinang impeachment complaint laban kay Arroyo sa kasagsagan ng mga iskandalo sa kanyang administrasyon para lang unahan ng oposisyon at hindi ito makapaghain ng mas malakas na reklamo. Kaya galit na galit si Pangulong Erap dahil sinabotahin niya ang oposisyon, kapalit na 250 million. May naniniwala na talagang dapat ma-impeach si Ginang Arroyo nung panahon na yun. Meron nga ba 250 million, sir? Wala. Ating susunod na gobernador, Egay San Luis. Naninindigan si San Luis na buo ang suporta niya ngayon kay Pangulong Noynoy Aquino. Pinili raw siya ng Partido Liberal bilang kandidato sa pagkagobernador para maging katuwang ng Pangulo. Ayon kay San Luis, hindi gusto ng Pangulo ang umano'y madalas na hindi pagsipot sa tamang oras ni Ejercito sa mga pagpupulong. Meron kay isang mataas na opisyal, nagpatawag ako ng meeting sa Malacanang na alas 3, dumating po ng mga 5:30 ng hapon. At dahil masipag po itong opisyal na to, itinanong pagdating, ano ba napag-usapan? If ever they call me late, it's because I'm waiting for the other people. Sa dami? Ganun, sa dami. Hindi lang naman ako ordinaryong governor. Mm-hmm. Artista din ako. At hindi ako basta-basta artista. Ako si Asyong Salonga at ako si El Presidente. So hindi lang taga Laguna ang pumapasyal sa Kapitolyo, buong Pilipinas. Kung ano-ano pa ang mga ibinabatunila sa isa't isa, tulad ng umano'y questionable yaman ni Ejercito. Malaki ng kita ko bilang artista. Ako'y pinanganak na meron. Ang pagkakaroon nila ng mga poster at tarpaulin kung saan-saan sa probinsya at pati mga umano'y pampalipas oras ng bawat isa. Itong kalaban ko lagi nasa golf course, lagi nasa casino. Ang pastime ko, gawa ng isang pelikula sa isang taon. Dahil sa dami ng na artista sa pelikula ang tinutulungan ko. Hinahamon ko nga siya doon sa casino. Pag talagang pinatunayan niya, ako hindi natutuloy sa kandidatura ko. Kung hindi naman niya mapatunayan, ay ikaw naman magpaka-maginoo. Matapang ka naman eh. Sa pelikula, napakatapang mo eh. Di ba? Magpakatotoo ka ngayon. Harapin mo. Sinasabi ko sa iyo, Governor Iyan, kung hindi totoo, mag-resign ka rin dahil nagsisinungaling ka sa bayan. At higit sa lahat, kasalanan na magsinungaling.
Sa gitna ng bangayan, bihirang mapag-usapan tuwing humaharap sila sa publiko kung paano tutugunan ang mga problema ng lalawigan. Tulad ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng lawa ng Laguna at ang mga pangangailangan ng mamamayan sa ilang distritong hindi pa nakakahabol sa kaunlaran. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino.